Hello sa mga ka-DH ko dyan. Ako'y gagawa ngayon ng custard sweets. Yan po ang paborito ng amo ko. Unang-una, kailangan po natin ng saucepan na ipagpapakuluan natin. At kailangan natin ng blender. Tapos, kailangan natin ng pakuluan ng tubig. At yung ating mga kailangan pagtutunawan. Ang una po natin i-ready yung ating blender. Maglalagay po tayo dyan ng 3 cups of water. Kailangan po natin unahin yung tubig kesa dun sa ating mga ingredients. Kasi pag inuna natin yon, didikit dyan sa ilalim ng blender. Yan, bali nilagay ko po ay 3 cups of water. At matapos po natin magpakulo ng tubig, magtunaw tayo ng 12 spoons ng powder na gatas. Ang gamit ko po dyan ay nido. Yan, kaya po ako nagpakulo kanina ng tubig doon sa ating mahiwagang takore para po pantunaw sa gatas. Kasi kung hindi po mainit yung tubig, ay hindi maganda ang pagkatunaw. Yan, kaya kailangan ko pong magpakulo. Yan, i-ano lang natin. Ang susunod naman po ay itong custard powder. Yan po ang aking nabiling custard powder. Tutunawin ko yan doon sa baso na merong tubig. Pero yung ano lang po yan, yung normal lang na lamig ng tubig. Hindi mainit, hindi malamig. Tap water, sabi nga. Yan po. Tinunaw ko siya. Ang nilagay ko ay 4 tablespoons. Pag natunaw ko na yung ating gatas at saka yung custard powder, maglalagay na tayo ng 1/2 cup ng asukal sa ating blender na may tubig. Tapos isasali na natin yung ating custard at yung gatas. Yan po, bali tatlo na yung nailagay ko. Tapos, lagyan natin ng 1 pinch of salt. Alam niyo po, kahit anong ginagawa nating matamis, kailangan po may konting asin. Tapos ilagay po natin yung ating isang latang heavy cream. Yan, pampalinamnam po yan sa ating gagawing custard. Tapos, lalagyan natin ng saffron. Yan, kung makikita nyo po, yun yung saffron. Masarap yan. Pampasarap. At, lagyan din natin ng vanilla essence. Yan, ngayon po ay i-blend natin yan. Pagkatapos nating i-blend, i-ready na natin yung ating kaserola. Yan, magpainit na tayo ng ating kaserola. Tapos, ilalagay natin yon yung ating binblend na yon. Habang nakasalang, dadagdagan natin siya ngayon ng isang latang maliit na evaporated milk. At ngayon ay ating hahalu-haluin yan. Yan, kumuha ako ng pangalo. Ganyan. Hahaluin po natin yan habang kumukulo. Ngayon, yan na po ang naging itsura. Lumapot na siya. Kaya atin ang isasalin. Kasi po, pag lumamig yan ay mas lalo siyang magiging thick. Kaya ngayon pa lang, salin natin. I-ready na natin yung ating tray na merong sapin. Tsaka yung ating mga bowls na maliliit na paglalagyan ng ating custard. Ayan na po ang ating custard dessert. Enjoy nyo po ang pagkain
At don't forget to subscribe at ang ating notification bell para updated.